been 2 years yung relationship namin. We met sa church, dito sa Rosario, sa JA1 Rosario. Pinakilala kami ng mga pastors. Nagkaroon ng pandemic, so na-realize ko na I really need to propose because we are living in a sin. Kasi dinala ko si Melissa dito sa bahay namin. Kahit isipin nila na wala kaming ginagawang masama, eh magkasama na rin kami. Matagal ko ng plano mag-propose kay Melissa bago mag-pandemic. Nagka-canvas na ako ng engagement ring. So, with the help of our friends, binuo namin to na na-cancel pa because nag-MECQ Manila. Si Melissa, syempre, nakakutob na yan because nag-iiba yung lingwahe ko, nag-iba yung galaw ko kasi ang alam niya lang talaga sa akin, golf bahay, work bahay, then ngayon, may mga patago akong text, kaya dududahan niya ako kung may babae daw ba ako. Hanggang ngayon, may kutob siya kasi yung plano kasi is photoshoot daw ng bag. Sanay siya sa photoshoot kaya alam niyang hindi totoo. Anyway, basta ma-surprise pa rin siya dito. Tuloy lang natin to. At least sa mabigay natin yung sing-sing sa kanya. Ilang araw na akong may suspicious na mga paniniwala kasi mga friends ko, maraming mga tanong or hindi normal yung mga ginagawa nila. Eh ako kasi magaling mag-surprise. So parang medyo nagiging suspicious na ako. Pero ayoko pa rin mag-assume. Baka mamaya kasi assuming ako tapos wala naman pala. Huwag naman ganun. Pagpasok pa lang ng gate, umiiyak na ako sa kotse. Tapos ayun, ang pagbaba ko, nakita ko na yung friends ko na alam ko kahit malayo po kita pa rin sila. Ano ba? Uy, naiyakan mo yung shoot eh. Lani! Ha? Melissa, you know how much I love you. Kaya gagawin ko ng proposal. Sabi ko nga, God gave us this relationship. Kaya hindi pwedeng patagalin, hindi na pwedeng pahabain. No reason na hindi ako mag-propose sa'yo. No reason na hindi kita mahalin. Friends na talagang through thick and thin, nandiyan talaga sila para sa akin. And of course, si Michael, kahit hindi siya sweet, nag-effort siya maging sweet para sa akin. Para sa araw na to, nag-effort talaga siya. Kaya very thankful and blessed ako na God placed him in my life at the time na hindi ko talaga akalain na I would fall in love again pa. Dahil talagang sinuko ko na kay Lord. Sabi ko, Lord, ikaw nakahala sa akin. And God gave me Michael. Melissa and Michael, congratulations. Finally, super answered prayer to. Melissa, alam mong pinagdadasal natin na mangyari itong araw na to. And ito na nga, in-answer na ni God yung prayer mo. And we're so happy for you. We wish you a life of blessings and peace and prosperity. At nandito rin kami mga kaibigan mo para makasuporta sa inyo. Kuya and Mel, congratulations! Finally, dumating din yung time na hinihintay niyong dalawa. I'm so happy and I love you. Congratulations, Mel! I am so happy for you. We wish you both happiness, success, at saka sa mga kids niyo and sa future niyo. And we're waiting for the wedding bells. Congratulations, Mel and Michael! We're very happy for the both of you. I'm so happy na finally nangyari na to. I know, Melissa, this is your dream. Wishing you all the best and God bless on your new journey. God bless you both. God bless, guys!